Madrid Nation, this is Cloud and you are watching Madrid Philippines on YouTube. So welcome sa ating episode 1 ng Tech Diaries! Okay, so ito nga yung dalawang wireless microphone na itetest natin ngayong araw. Mas muray itong maliit na to and then mas mahal naman itong mas malaki. So, pareha sila ng brand. Magkaiba lang sila ng model. So, unahin muna natin siguro dito sa mas mura. Kasi mas naiintriga ako kung ano yung mga creator niya or mo offer niya. Tsaka yung specification niya, alamin natin. Simulan natin dito sa ating Boya Link na kita nyo naman, napakaliit lang ng kanyang box. Pero sa likod, nakalagay na rin yung kanyang buong specification. So, nakalagay dito na meron siyang 3 different adapters na compatible sa cameras, DSLR, sa smartphones, sa tablets, sa computers, at iba pa. So, kung mapapansin nyo, halos lahat ng port is may cater niya, kaya pwede siya sa iOS and sa Android. So, kaya sinabi rin dito na yung Boya Link is also known as an all-in-one wireless microphone. Si Boya Link din, ang kinikater niya na tagline niya is ultra-long battery life kasi kaya niyang magtagal up to 10 hours. So, itetest natin yon kung talagang magtatagal siya kasi kung ganun nga siya katagal, is very efficient siya and effective lalo na kapag meron tayong pang matagalang events and kailangan natin ng wireless microphone. So now, buksan na natin to and tingnan natin kung ano yung mga laman niya sa loob. So kung mapapansin niyo yung box niya, punong-puno siya ng mga pictures and information regarding dun sa product. So pag open natin, ayan yung makikita natin sa loob. Merong 2 boxes. Ayan, wow, okay. Ayan na yung mismong product natin. Pero bago tayo mag-proceed dito, i-check muna natin itong kasama niyang maliit na box. Which I think andito nakalagay yung mga details or information ng product. Tama. So, dito naka-include yung kanyang warranty card. Maganda yung manual niya, punong-puno ng picture. So, madali siyang maintindihan. Okay, proceed na tayo dito sa pinaka-main product natin, which is yung Boya Link na wireless mic. So, excited na akong matry ito. Kasi alam niyo naman, very important, lalo na sa mga social media content creators, na magkaroon ng magandang quality ng mic. Okay. Wow! So, kung makikita nyo, ito yung itsura ng ating wireless microphone and then yung case niya. Para mabuksan yung product, kailangan natin i-long press itong pinipindot dito. Tapos, open na. Ayan, tada! So cute! Ang ganda, very compact. Imagine, kasyang-kasya na siya lahat dito. So, may kasama siyang ganito na cable. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung ginagamit para ma-charge yung ating charging case. Uy, ang cute! Ay, kasama ng bag. Ayan, may free siya na pouch na pwede yung paglagyan ng inyong wireless microphone. Ayan, very easy to carry na to. Pwedeng-pwede pang travel. So, isusuot nyo lang siyang ganyan. O, diba? So, very handy siya kasi maliit lang naman. Para naman sa presyo nitong ating Boya Link wireless microphone, ito po ay nagkakahalaga ng 4,950 pesos. Kung nag-uumpisa pa lang kayo or kung beginner pa lang kayo sa pag-invest ng mga product, pwedeng-pwede at affordable na po itong 4,950 na Boya Link. Ngayon, excited naman ako i-try yung ating mas mahal na version, which is itong Boya BYXM6K2. Alam nyo ba, ang presyo nito ay 17,577 pesos, which is times 3 ni Boya Link. So, nag-expect ako ng mas marami dito kasi mas mahal siya compared kay Boya Link. Pero hopefully, magustuhan ko siya kasi grabe yung presyo niya. And ayan, kung makikita nyo, halos same lang din naman sila ng box kasi isa lang din naman yung brand nila. Ang tagline naman nitong Boya BYXM6K2, ito ay ultra compact. Kay Boya Link naman kanina ay ultra long life battery. So medyo magkaiba sila ng tina-target na specification, pero let's see.
Ayun, pagka-open sa box, meron pa siyang kasama na warranty card. So, parehas silang may dalawang box. Katulad kanina kay Boya Link, dalawa rin yung box niya. Tingnan natin dito, ayan yung loob. Pag open, meron na rin siyang kasama. Oh! Ay, may laman yung pouch niya. Kanina kasi kay Boya Link, ayan, walang laman yung pouch. Pero tignan natin. At andito rin yung kanyang manual. Open ko lang to. Andito kasi yung kanyang isa pang warranty card, I think. At saka yung kanyang kasamang mga manual. Oh, may free sticker pa siya. Look at that. Ito naman po yung kanyang manual. So, kung i-compare natin sa manual ni Boya Link, mas malaki ang manual nitong kay BY. Ngayon, i-check naman natin itong laman ng pouch kasi meron siyang laman. Kanina walang laman yung isa. Ah, okay. Andito pala nakalagay yung mga important cables niya. So, ito yung wala kay Boya Link. May kasama siyang lavalier. Ang daming cable. Kanina, halos konti lang eh. Parang isa lang yata yung cable na nakita ko kay Boya Link. Pero dito, ang dami oh. Ayan yung mga kasama niya. So, umaapaw siya sa kable. May kasama na rin siyang fur windshield. So, ang fur windshield naman ginagamit kapag mahangin. So, nalalas niya yung wind noise or background noises. At saka marami pa siyang kasama. At saka ito, may ganyan. Pati mga clips. Ayan, meron din siyang mga clips. So, ngayon, proceed na tayo sa ating main product, which is itong ating Boya BY XM6K2. Ang ganda! Okay, mas malaki at saka mas heavyweight to compared kanina kay Boya Link. Ayan, tara! Tingnan natin. Ay! Kung i-compared ko siya kanina, mas malalaki na to. Nung kanina kasi very maliliit lang siya, so yun, talagang compact size. Ito medyo malalaki. Itong ating Boya BY XM6K2, meron na rin siyang dalawang transmitter at isang receiver. So, ibig sabihin, dalawang tao yung pwedeng gumamit. Tapos, yung isang receiver natin, yun yung i-connect natin sa ating mga devices like cameras, DSLR, mobile phones, smartphones, tablets, at iba pa. Kung napapansin nyo naman, although mas malaki itong si Boya BY XM6K2 kay Boya Link, meron pa rin naman siyang kasamang pouch. So, kapag magta-travel kayo, pwedeng-pwede nyo pa rin siyang dalhin at gamitin. Ngayon, dito tayo magkakaalaman kung alin nga ba ang mas worth it gamitin dahil itetest natin sila. So, ito ba ang mas mura na si Boya Link or ang mas mahal na si Boya BY KM6K2? Alamin natin. Hello, Madrid Nation! Pa-check na lang ng ating audio using our internal microphone from Canon Canon. Hello, Madrid Nation! Ayan, testing Boya Link. Hello, Madrid Nation! Checking Boya BY XM6K2. Hi! This is Lara. At samahan nyo kaming muli ni Cloud para ma-review yung bago nating mic na galing sa Boya. Ayan, tatanungin din natin ng media team kung ano nga ba ang mas preferred nila dito sa dalawa at kung mahuhulaan nga ba nila kung ano ang mas mura sa dalawang to. Tara! Yes, how can I help you? So, bilang isa sa mga part ng media team at matagal ka nang nag-seservisyo. Wow, seservisyo. Sa part ng media team, ano yung mas preferred mong gamitin since may bago tayong mic? So, ito yung isa at ito yung isa. At hulaan mo kung ano nga ba yung pinakamura sa dalawa. Pinakamura sa dalawa? Anong brand ba ito? Same naman pala silang Boya. Kasi trusted and proven na itong brand ng Boya sa mga media production. So, I guess kahit saan dito ang dalawa is okay sila. Pero feeling ko sa build quality na itong isa at saka ito, mas cheaper price to. And then, let's see the build quality. Ito yung nakasuot sa akin ngayon. Oh, kitang-kita naman sa itsura, guys. Yung ano mas cheaper sa iyo? Ito yung mas cheaper para sa akin, yung gamit ko. Pagdating sa physical appearance, alin yung mas preferred mo? Ito. Ito kasi more digital siya. So, mas mukha siyang high-tech tingnan. Pwede ko buksan. Yan. So, parang mas okay yung build quality nito.
Ito kasi more on plastic eh. Parang feeling ko mas plastic yung build quality na itong Boya mic na to kesa dito. So, mas okay sa, mas higher price to, then ito yung cheaper. DJ, meron mo kaming question sa inyo. Sige. So, bilang isang media manager, ayan, syempre matagal na po kayo sa media. Ito yung mic ko. Yes! Para po sa inyo, ano ang mas magandang appearance para sa inyo? Appearance? At ano ang mas mura? Hulaan nyo po. Ah, ganito lang siya. Hindi makikita yung parang ganito niya. So, feeling ko ang mas mura ito. Feeling ko lang. Bakit? Kasi ano eh, usually ng mga ganitong mic, dapat nakikita mo yung mga ganitong ano niya, features niya. Tapos paano to i-adjust? Siguro pag-adjust nito sa mismong phone, may app ba to? Or what? Kasi wala siyang yung parang ano eh, yung parang ganun sa DJI na may settings, wala siyang makikita. Dito makikita dun din oh. Yun no. Makikita ito dito. Diba? Ito kasi hindi mo malaman kung open na ba yung mic or ano. So feeling ko, ito yung mas mahal. Ito yung medyo mura. Ito. Pero maganda, pagdating naman sa appearance, maganda ito. Kasi parang handy siya. Tapos given na glass pa yung ano niya, di ba? Pero hindi rin natin to pwedeng i-chapwera or like ano eh. Kasi ang ganda rin yung kanya. Oh, perfect. Oh, may open pa. So, think ko ito yung mas mura. Oo. Pero pag ako yung tatanungin, paano mas bet ko siya ito? Yun nga lang, hindi siya ganun ka ano pagkagagamitin. Ano, open na ba to? Parang ang ano lang niya is yung light. Pero hindi mo malaman kung ilan na ba yung decibels niya, ganyan. Ito kasi malalaman mo. Pati yung battery niya meron. Ito lang yung wala. Ito yung mas mahal kaysa dito. Yun yung tingin ko. Okay. Ayan. Thank you so much po, DJI. So kung nakikita nyo, andito nga yung ating Boya Link at yung ating Boya BYXM6K2 na mas mahal na version. So first, unahin natin yung kanilang presyo. Siyempre sa presyo, mas lamang si Boya Link kasi mas mura to. So mas pasok siya sa budget. Pero kung ready naman kayo mag-invest at gusto nyo ng OLED display, siyempre mas marirecommend kong gamitin nyo si Boya BYXM6K2. Next naman natin, pagdating sa compatibility, pag sinabing compatibility kung saan siya mga gamit, pinaka marirecommend ko or pinaka nagustuhan ko sa dalawang to, syempre si Boya Link ulit kasi meron na siyang 3 adapters. Pwedeng Android, iOS, and DSLR cameras. Unfortunately, dito kay Boya na BYXM6K2, meron lang siyang for DSLR and for mobile phone or Android phone. Hindi nyo siya magamit for iPhone or iOS. Next naman natin, pagdating sa weight o timbang ng mismong Prada. Kung makikita nyo, gamit-gamit ko ngayon itong Boya BYXM6K2 at nafe-feel ko sa kanya na mas mabigat ito compared kay Boya Link. So, pagdating sa vlogging, mas gusto ko yung lightweight lang. Kaya, para sa akin, mas nagustuhan ko si Boya Link ulit. Grabe, nakaka 3 points na siya. Alright, in-next naman natin para sa ating microphone appearance or durability. Mas nagustuhan ko ang appearance ni Boya BYXM6K2. Bakit? Kasi ito, mas durable yung kanyang material na ginamit. At saka, syempre, bonus na rin dito yung kanyang OLED display na hindi natin makikita dito kay Boya Link. Next naman natin, pagdating sa kanilang casing, mas nagustuhan ko ang case ni Boya BYXM6K2 kasi mas matibay siya compared kay Boya Link na parang acrylic lang yung plastic material na ginamit sa kanya. So, if ever na mabagsak to, feeling ko ang unang masisira ay yung kay Boya Link. Kaya mas nagustuhan ko or bibigyan ko ng punto si Boya BYXM6K2. Pagdating naman sa ating size ng mismong product, syempre mas gusto ko yung mas compact at saka mas travel friendly. At ito nga si Boya Link na mas maliit compared kay Boya BY. So if ever na magta-travel ako, hindi siya hassle sa akin
dalhin, pwedeng-pwede ko rin siyang ibulsa at saka mas magaan yung mismong microphone niya compared dito sa mas mahal. Next naman, pagdating sa performance, actually parehas ko na silang nagamit. Pero mas nagustuhan ko ang performance ni Boya Ling compared dito kay Boya BY. Mas nagustuhan ko si Boya Ling at saka nakikita ko na meron siya talagang noise cancellation kasi nung time na ginamit ko to, hindi masyadong nasasagap yung background noise. Next naman ay yung kanilang battery life. Siyempre hindi na tayo magtataka dito kasi kiniklaim ni Boya Ling na siya ay ultra long lasting. So ibig sabihin mas matagal siyang magagamit kasi according sa claims niya, kaya nitong magtagal up to 10 hours ng usage. Samantalang ito kay Boya BY, kaya lang niyang magtagal ng hanggang 7 hours. Pero pagdating naman kasi sa kanilang performance, si Boya BY kasi meron siyang OLED display, kaya siguro mas mabilis itong malulobat compared dito kay Boya Link na meron lang siyang light indicator. Okay, last naman, pagdating sa practicality, syempre, mas maganda yung mas mura para sa akin. Kung makita nyo naman, halos lahat ng puntos ay kinuha na ni Boya Ling. Pagdating sa practicality, mas marirecommend ko to kasi ito pwede nyo gamitin sa iba't ibang devices tulad ng iOS, Android, smartphones, DSLR, cameras, at iba pa. So, mas marirecommend ko to. And kung pa ako ang tatanungin para sa akin, personal preference ko, mas nagustuhan ko rin talaga itong si Boya Ling. So, I think ang pinakakagandahan lang dito kay Boya BY-XM6K2 ay meron siyang OLED display pero wala naman ng something na special sa kanya. So again, mas marirecommend ko pa rin na gamitin nyo or bilhin nyo si Boya Link. Alright everyone, thank you so much for watching this video. I hope na nagustuhan nyo itong ating Tech Diaries at abangan nyo ang ating mga susunod pang episode. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pindutin nyo na ang ating subscribe button down below at i-follow nyo na ang ating mga social media accounts kung makikita nyo andito yan sa ating gilid. And then, see you on my next video. Kita-kits everyone! Bye Madrid Nation!